For today's mini vlog ay tara samahan niyo ang gumawa ng chocolate sauce para sa aking mini donut. First ingredients ay 1 cup of milk. I'm using evaporated milk, 3 tablespoons of cocoa powder, 2 tablespoons of all-purpose flour, 4 tablespoons of sugar. I'm using white sugar but pwede rin dito yung brown sugar kung ano yung available sa inyo. Maglalagay din ako dito ng konting asin para pambalanse ng lasa. Nag-add din nga pala ako din ng 1 tablespoon of milk powder. Optional lang to mga mare, kung wala namang milk powder sa inyo ay okay lang. Next nga ay haluin nga lang natin to ng mabuti hanggang sa matunaw yung mga nilagay natin dito ingredients. Gagamit na nga ako din ng pang strain para naman mapabilis yung pagtunaw ng mga ingredients. At kapag gani rin na nga yung itsura niya mga mare ay pwede na nga isalang to sa kalan. Make sure lang na naka low fire lang yung kalan nyo para maiwasan ang pagkasunog nitong ating chocolate sauce. And continuous lang din yung paghalo natin dito para maiwasan yung pagkadikit niya dito sa ilalim o yung pagkasunog. Nag-add din nga pala ako dito ng 3 drops of vanilla. Hindi ko na nga lang nabidyohan. And maya-maya lang, ayan na, malapot na yung ating chocolate sauce. Kaya naman pinatay ko na nga yung kalan dahil mag-a-add na nga ako din ng 1 tablespoon of butter. And then, imimix ko nga lang to hanggang sa matunaw nga yung butter na nilagay ko dito. Make sure nyo nga na nakapatay na nga yung kalan. And after nga mag-melt ng butter ay okay na nga to mga mare ko. Before ko nga ilagay to sa battle ay i-strain ko nga muna ulit to make sure na wala nang namuo dito sa ating chocolate sauce. After nyan ay i-rest ko muna nga to ng 5 minutes. After 5 minutes nilagay ko na to sa battle at ilalagay ko na nga to sa ref para mas lumapot pa yung ating chocolate sauce. Ngayon mare ay proceed na tayo dito sa paggawa ng mini donut. For my butter mixture gagamit nga pala ako ng Maya Hot Cake Mix. This is a 500 grams and meron na rin siyang instruction sa likod ko yung mga kailangan nyo pang ingredients. But for today's video, ay papakita ko pa din sa inyo kung paano ko nga ginagawa yung aking butter mixture. For 500 grams nga ng Maya Premix, kailangan nga dyan ng 2 medium egg, mix it well, and 2 tablespoon of oil, 1.5 cup of water. Ang gamit ko dyan ay 1/2 cup, kaya 3 beses ako maglalagay. Haluin lang mabuti. After that, ay ilalagay ko na nga din yung Maya Premix. Haluin lang mabuti hanggat sa wala ka na nga makitang mga namumuong flour. And make sure lang na huwag nyo i-overmix yung ating butter mixture. After that, ay set aside muna natin to para ma-rest yung ating butter mixture ng mga 20 to 30 minutes. At sa mga nagtatanong nga kung ano yung gamit kong donut maker, this is Wrap 7 Hole. Sa Orange Shop ko nga pala to nabili at yung price nga ay 700 plus. At kung nagbabala ka nga bumili ng mini donut maker, ay mas mabuti nga mag-research muna kayo to make sure na maganda yung mabibili nyong mini donut maker. And kung ako naman ang hihingan nyo na suggestion, ito lang naman yung maishishare ko sa inyo. Kung mas gusto mo nga na mapabilis yung pagluluto mo ng mini donut, ay doon ka nga sa 16 holes mini donut maker. At kung gusto mo naman na malaki yung maging outcome ng mini donut mo, ay doon ka naman sa 7 holes. Para sa akin kasi, itong si Wrap 7 holes talaga yung the best na mini donut maker. At subok na subok ko na talaga itong si Wrap mini donut maker dahil nga 1 month na siya mahigit na ginagamit ko. As of now naman ay maganda pa din yung outcome ng aking mini donut dito sa aking mini donut maker. And lagi kong ipapaalala sa inyo na mag own research tayo para wala tayong pagsisihan sa bandang huli. And lahat nga ng sineshare ko sa inyo mga mare ay based lang din yan sa mga own research ko. Kaya naman research is the key talaga. And sa mga nagtatanong pa nga din ng size ng aking mga packaging ay ilalagay ko na nga lang dyan sa screen nyo. At kung may katanungan pa nga kayo mga mare ko ay mag-comment lang kayo dyan sa baba. And don't forget to like, share, and subscribe for more videos. Yun lang muna. Salamat sa panonood!